Para sa mga kababayan natin na construction workers na gustong magtrabaho dito sa Japan, heto ang isa na namang legit na agency na pwede nyong applyan. Gusto nyo bang malaman kung paano? Manood lang para makakuha ng kaalaman. What's up mga kababayan? Welcome back to Trabaho Serie by Ludionit in the land of the rising sun, Japan. In this episode of Trabaho Serie, magfe-feature tayo ng isang agency, legit na agency para sa mga construction workers. Ayan, so para sa mga kababayan natin na construction workers na gustong magtrabaho sa Japan, panoorin nyo ang video na ito hanggang dulo para malaman nyo kung paano mag-apply sa agency na ito. Ituturo ko sa inyo kung paano ang step-by-step process para makapag-apply sa agency na ito. So meron tayong mga kababayan dyan na hindi alam kung paano mag-apply through email, kaya mapapanood nyo sa video na ito ang step by step. So tuturuan ko kayo kung paano mag-apply kung meron kayong smartphone. Mapapanood nyo sa video na ito kung paano mag-send ng inyong resume sa kanilang email address. Ngayon kung wala naman kayong smartphone, pwede kayong mag-rent sa mga computer shop. So mga 20 pesos lang naman per hour at hindi aabutin ng 3 oras ang pag-a-apply o pag-send ng inyong resume sa kanilang email address. So, kailangan meron kayong email account para makapag-send kayo ng inyong resume sa kanilang email address. Sa ngayon, dahil nasa sitwasyon pa rin tayo ng pandemic, hindi pa tumatanggap ng walk-in applicants ang agency na ito. Kaya tuturuan ko kayo kung paano mag-apply sa kanila online. Pangalan ng Whoops! Isa munang patalastas kung pinapanood mo ang video na ito, ibig sabihin, interesado ka na makapagtrabaho dito sa Japan. Kaya pagkatapos mong panoorin ang buo ang video na ito, ay suggest na panoorin mo itong Japan interview tips na video ko. Malaking matutulong yan pagdating mo sa employer's interview o yung tinatawag na selection. Andyan yung mga possible questions at kung paano sagutin ang mga tanong sa interview na yan. At yung tamang body gestures and everything, malaking matutulong sa iyo ng video na ito. Sa katunayan, may mga kababayan tayo na nag-comment doon sa mga videos natin dito sa video na ito na natanggap sila dahil doon sa panonood ng video na yon. Kaya I suggest panoorin yan right after nyong mapanood ang video na ito. And don't forget to like, comment, and subscribe, mga kababayan. Thank you. Agency ay Elizabeth Recruitment Incorporated. So legit ang agency na ito, mga kababayan. Marami tayong kakilala na mga Pilipino na nagtatrabaho dito sa Japan bilang construction workers. At itong agency na ito ang nagpaalis sa kanila para makapagtrabaho dito sa Japan. Muli, pinapaalala natin no, na ang pag-a-apply sa Japan ay walang dapat bayaran na processing fee, no placement fee. So, libre ang pag-a-apply. So, wala kayong mga babayaran na ganyan. Ang kadalasan lang na binabayaran sa pag-a-apply sa Japan ay yung medical expenses at syempre yung pagpa-process ng sarili nyong dokumento. So, yung airfare, visa, libre ang lahat ng yan. Okay, ito yung mga qualifications sa agency na ito para makapagtrabaho bilang construction worker sa Japan. Male must be skilled and have experience in construction work. So, wala silang nilagay doon. No? Hindi sila nag-indicate kung ilang taon ang experience sa pagtatrabaho bilang construction worker. Ang importante is merong experience sa kahit anong construction-related job. So, first time na mag-a-apply sa Japan. So, hindi pa sila tumatanggap ng mga ex-Japan trainees. So, with valid passport. So, kailangan yan. Importante sa mga nag-a-apply abroad. Diligent, hardworking, and honest. Yan, isa sa mga kailangan nila no, para makapagtrabaho sa Japan. O ayun nga, kailangan nyo lang mag-send ng inyong resume sa kanilang email address elizabethrecruitmentinc@gmail.com.
Com. Ayan, one word lang po yung Elizabeth Recruitment Inc. So kagaya nung sinabi natin kanina, tuturuan ko kayo kung paano mag-send ng inyong resume sa kanilang email address. So ihanda nyo na yung mga smartphone nyo, o kung wala kayong smartphone, magrenta lang kayo sa computer shop at mag-email ng resume sa kanilang email address. Okay, heto ang step-by-step na instruction, no, o tutorial para malaman nyo kung paano mag-apply through email o mag-send ng inyong resume sa kanilang email address. First is kailangan nyo ng smartphone, or kung wala, again, sa computer, no, gawin nyo lang. Siyempre, kailangan dapat meron kayong Gmail account o yung email account, no? So, para sa akin, Gmail yung ginagamit ko na account. Okay, ayan. Mula sa inyong smartphone, pumasok lang o pumunta dun sa Gmail account. And then, itap nyo lang yung compose. Ayan, so galing sa inyong email, yung from, so to, itype nyo dyan yung email address ng agency, which is elizabethrecruitmentinc@gmail.com. And then, ayan, i-click nyo lang itong attach. Ayan, then, either attach file or insert from drive. So kung nasaan nakalagay yung resume nyo, yun yung i-attach nyo. So, in my case, insert from drive dahil doon nakalagay yung aking resume. Ayan. So, ayan. Antayin lang natin. So, choose an item. My drive. And then, ayan, makikita nyo yung mga file na nasa sa inyong drive, no? Or kung nandun sa, ano, sa inyong memory. So, ayan, makita kong lumabas dito yung aking copy ng resume. I-click nyo lang yan and then select. Ayan, so na-attach na yung inyong resume. O, na-attach na yung aking resume doon sa baba. And then, click nyo yung subject. Application for construction worker. Type nyo lang. For construction. And then, i-press nyo lang o click nyo lang yung send. Yan yung triangle, no, na nasa taas. Ayan. At, okay, subukan natin i-click, no? Ayan, sending na. Recipients of this email can view. Send without sharing. Ayan. So, press lang ang send at sending. Ayan, sent. So, napadala na yung inyong resume sa kanilang email address. So, all you have to do is wait na kontakin ng staff ng agency. So, make sure na yung resume nyo is updated, yung mga numbers, yung mga contact numbers, contact details ay tama para pag kinontak kayo ng agency ay sigurado marireceive nyo yung notification o matatanggap nyo yung chat nila, yung email, and then para masigurado rin na matawagan kayo ng agency na ito. Ayan, so para doon sa mga nagsasabi na bakit hindi nagre-reply o bakit hindi ako kinokontakt ng agency na ito, kailangan nyo ding malaman na ang job category na ito ay for manpower pooling. So, layak mong sinasabi sa mga videos ko kung ano ang ibig sabihin ng manpower pooling. Ang ibig sabihin po nito ay pang-reserba. So, as of now, nangangalap sila ng mga aplikante, no? For construction worker, and then i-compile yung inyong mga resume, and then initial screening, at kapag ka nakapasa kayo sa initial screening at biglang dumating na yung job order from Japan, doon nila kukontakin yung mga aplikante na nakapasa sa initial screening, and then i-schedule kayo for final interview o yung tinatawag na selection. So ayan, so pagkatapos nyo panoorin ang video na ito,
mag-send na kayo ng inyong resume sa kanilang email address at maghantay na kontakin ng agency. So hanggang dito lang ang video na ito. Kung meron kayong mga katanungan pa, i-click nyo lang o mag-comment lang, no, ng inyong katanungan dyan sa comment section, and rest assured that all those questions will be answered as soon as possible. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please give it a thumbs up. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please do consider subscribing. I-click nyo lang yung subscribe icon and the notification bell para maging updated kayo sa tuwing meron tayong video na ina-upload tungkol sa mga legit na agency na pwede nyong applyan para makapagtrabaho dito sa Japan. At hindi lang yon, meron din tayong mga videos tungkol sa mga trade tests, mga interview tips, no, para makapasa pagdating sa selection. Muli, ito ang Trabaho Serye by Ludionit in the Land of the Rising Sun, Japan. Maraming salamat sa mga panonood, mga kababayan. Bye-bye! In the Land of the Rising Sun, Japan.